Tangin ang liwanag, nagiging parang anghel ako dito, man. Damn. Alam nyo kasi, ako, patas ako. Kaya sa videong to, para sa mga babae naman. Hindi lang para sa mga lalaki. Tignan nyo, sa sobrang bait ko, sinasabi ko yung mga kahinaan naming mga lalaki sa inyong mga babae. Ang bait ko, no? Walang anuman. Ito pa, you're welcome. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. So, gusto mong malaman kung gusto ka ng isang lalaki. Hayaan mo, tutulungan kita. Kasi nga, alam ko. Alam mo kung bakit? May itlog din ako gaya nila. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para sabihin ko sa inyo yung mga nararamdaman namin at mga sikreto naming mga lalaki sa inyo? Ha? Alam mo kasi, kaming mga lalaki, simple lang kaming mag-isip. Simple lang kaming mag-isip. Kayo kasing mga babae, ginagawa nyo lang kasi masyadong komplikado eh. Kasi nga, komplikado kayo. Hindi kami ganun ka-komplikado. Hindi kami kagaya ninyo. Kasi nga, alam mo, pag gusto ka ng isang lalaki, tingin mo sasabihin niya sa'yo to? Ha? Tingin mo ba sasabihin niya sa'yo? Tingin mo talaga aamin siya sa'yo? Ha? Sa amin kasing mga lalaki, ang pag-aamin sa isang babae na gusto mo sila ay parang pagbibigti. Mahirap, di ba? Sino ba namang gustong magbigti? Sino gustong magpakamatay? Mang ilan-ilan lang yung mga lalaking may kaya ng ganito. Pero kung gusto mong malaman na gusto ka niya, pero hindi niya to sinasabi, pero gusto mo pa rin malaman, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ito yung limang listahan na ginawa ko para malaman kung may gusto sa'yo yung isang lalaki. So una, katawan. Alam mo kasi, yung mga tao, kahit sinong tao, lalaki man o babae, pero lalaki talaga, since babae ka naman, di ba? Babae ka, nanonood ka. Katawan. Kasi, alam mo, pwede niyang i-deny na hindi kanya type. Pero yung katawan niya, hindi kaya magsinungaling ng katawan niya. Body language has been scientifically been proven to communicate attraction. English yan, binasa ko. Para mapatunayan kung totoo. Kasi talagang nag-research ako para sa'yo. Kaya kung kausap mo siya, kung kausap mo yung isang lalaki, pansinin mo kung saan nakaharap yung katawan niya. Kung andito ka, tapos nakaharap yung katawan niya ganito, pansinin mo. Pero pag kausap mo siya, tapos yung katawan niya ganito, alam mo yun, parang kung type ka niya, ganito. Pero kung hindi kanya type, tapos kinakausap ka niya, ganito lang. Kasi nga, komportable siya makipag-usap sa'yo, di ba? Malaking chance na hindi ka talaga niya type. Take note. Klase to. Pangalawa, kung sa tingin mo ikaw lang yung kinikilig pag kausap mo si crush, sigurado akong ganun din yung nararamdaman niya kung talagang gusto ka niya. Kung talagang gusto ka niya, kakabahan yan. Siguro, bibilis-bilisan niya yung pagsasalita niya para makalayo siya agad sa'yo. O kaya, nabubulol-bulol na siya habang kinakausap ka. Gets mo? O pwede rin nanginginig siya sa sobrang kilig. Diba? O di kaya, pwede rin mangyaring mag-joke siya sa'yo ng mga corning jokes. Alam mo yun? Kasi hilig ng mga lalaking mag-ganon eh. Kahit no, alam na nilang hindi nakakatawa. Tangina, joke yan. Diba? Ito ay importante dito. Kung nag-joke siya, tapos hindi nakakatawa, huwag mong tawanan. Kasi pinapakita mong gusto mo rin siya pag tinawanan mo yung corning jokes niya. Take note din yan. Take note number 2. Huwag mong tawanan yung mga corning jokes niya kung ayaw mong malaman na type mo rin siya. Ha? Maliwanag? Pangatlo. Pag ginawa ka niyang ice cream, gets mo? Yung kahit hindi ka niya kausap, o kaya napakalayo mo, tapos tinititigan ka niya ng higit sa 2 seconds. Tapos pag nahuli mo siyang ganun eh, gaganun agad siya, malaki yung chance. Type ka niya. Tapos ito pa, pagkausap mo siya, tapos alam mo yun, nakalock-in yung mata niya sa'yo, nakalock-in lang yung mata niya sa pagmumukha mo, yung parang talagang tinutunaw niya yung pagmumukha mo, parang ice cream. Tapos pag nagsasalita ka kasi yun eh, tapos pag tinitigan mo rin pabalik na ganun, iiwas siya. Yung parang gaganon mo, tapos gaganon siya. Ping pong, tangina, tipo ka niya. At pang-apat, natatameme siya. Hindi ko alam sa ibang lalaki to ha. Hindi ko alam sa ibang mga kalalakian. Pero para sa akin kasi, pag gusto ko yung isang babae, napapatameme ako. Napapanganga na lang akong ganun. Nangyayari kadalasan pag nagsasalita mismo, yung
yung girlfriend ko, girlfriend, tanginang girlfriend yan. So yun, pag-uusap po siya, tapos nakaganon na lang ako. Kasi nga parang, alam mo yun, na-amaze lang ako pa habang nagsasalita siya, tapos siya na mismo yung nagsasara ng bibig kong pagano'n na. Ganon, kasi alam mo yun, matagal na kami pero na-amaze pa rin ako habang nagsasalita siya eh. Parang iba. Parang, di ko alam, di ko maipaliwanag, pero may ibang, di ko alam, basta science. Di ko alam yan, yun. At kadalasan kasi, natutuwa ako, nakakatuwa kasi siyang magsalita. Hindi nakakatuwa in a funny way, ah. Pero nakakatuwa pag ano, parang nasisiyahan lang ako pag nagsasalita siya, tapos nakaganan na lang ako. Tapos kahit hindi ko na pinapakinggan yung mga sinasabi niya, nakaganan lang ako, tapos, hoy, gaganon-ganon niya lang ako. Totoo yan, real talk, man. At panglima. Subukan mo siya sa kamay. Gets mo? Hindi ka man niya kando, ha? Kung hindi kayo masyado close, magkunwari kang huhulaan mo yung kamay niya. Hawakan mo, tapos kunwari, huhulaan mo yung kapalaran niya. Babasahin mo yung mga guhit ng mga palad niya. Diba? Tapos habang ginagawa mo yun, pansinin mo, ha? Pansinin mo. Kung namumula siya, ping pong, gusto ka niya. Kasi, hinahawakan mo yung kamay niya, kikilig-kiligin niya ng sobra. Baka tigasan pa. Joke lang. Yun lang. So, mamumula siya, tapos kikilig-kiligin. Pero kung ano, kung hindi ka niya type, alam mo yun, ibibigyan niya lang yung kamay mo sa'yo, gagano niya lang, tapos kalmado lang yan. O, sige, hulaan mo ko, tangin na mo. Ganun lang, di ba? Pero kung tipo ka niya, manginginig yan yun. Tapos, kung crush mo yung ginagawan mo ng ganun, di ba? Kahit hindi ka niya gusto, may chance ang magkagusto siya sa'yo dahil sa ginawa mong yun. Yung parang magkakaroon ng attraction mismo dahil lang dun sa ginawa mong yun. Yung parang hinulaan mo, tapos hindi ka niya gusto, tapos bigla siyang mapufall sa'yo. Tangina, nag-shower ako. So, yun. Diba? So, pwede nung gawin sa mga crush nyo to kung gusto nyo. Baka, you never know, man. Wala namang mawawala kung hindi mo susubukan, di ba? Palakiibigan ka lang, yung parang nakikipag-friends ka lang sa kanya. Kasi nga, sabi mga lalaki, no big deal, man. Walang ano yan. Kaya pag ginawa mo yun, may chance ha. May chance lang naman na hindi ko sinasabing guaranteed. May chance ha, mga 1% sa 100%. Pink sa sabi ko, tangin. Pero alam nyo, mahirap maging lalaki. Mahirap maging lalaki. Mahirap. Tama yung sinabi ko. Yun na, mahirap. Mahirap. Paulit-ulit na naman ako. Mahirap umamin kasi masakit ma-reject. Parang tinutusok-tusok na ganun yung pride mo, yung pagkatao mo, yung pagkalalaki mo. Kayo, di nyo kasi alam yung pressure eh. Kaya subukan nyo rin kaya. Subukan nyo rin, oh, go. Umamin rin kayo sa mga lalaking gusto nyo. Para ma-feel nyo yung pressure. Ang hirap kaya, ang bigat, parang nagbubuhat ka ng tatlong sakong bigas eh. Sa video to pala, sa lahat ng mga kalalakian, humihingi ako ng malaking paumanhin ba? Basta nagsusorry ako sa lahat ng mga kalalakian dahil sa pagsasabi ko ng kahinaan nating mga lalaki. Well, karamihan naman sa lalaki na-apply to. Hindi ko alam kung sa iba, baka ayun na, alien na sila pag ganon. Pero karamihan talaga sa mga lalaki ganito. Ganito talaga. Kasi simple lang kami mga lalaki. Hindi tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi kami gaya nyo. Pero take note sa mga lalaki, para sa atin din to. Tinutulungan ko rin kayo habang tinutulungan ko yung mga kababaihan. Maraming lalaking loko-loko, mapaglaro, mga fuckboy, mga ganyan, fuckboy, o dalawang fuckboy, tapos fuckboy. P tapos F, magkaiba yun eh. Fuckboy, yung parang social, yung fuckboy, tangina, yung ano lang yan, yung kanto-kanto. Kaya kailangan mong tanggapin na maraming lalaking mga ganun. Pero ah, pag naloko ka, wag mong lahatin kasi lahat ng lalaki iba-iba. Tapos karamihan kasi sa mga babae, pare-pareho lang kayong mga lalaki. Hindi, man. Hindi kami pare-pareho. Advice ko sa iyo, magtiwala ka sa nararamdaman mo. Kung sa tingin mo gusto ka niya, baka talagang gusto ka niya, 'di ba? Tapos alam mo, mahirap kasi mag-approach ng mga babae, umamin, kaya tapos yung lalaking gusto mo, natatakot lang talaga siyang ma-reject sa'yo. I-reject mo. Natatakot siyang ma-reject. Nakakatakot eh. Kasi kung in case man nakaibigan mo siya, ayaw niyang mawala yung pagkakaibigan yung dalawa. Kung tingin mo, worth it siya, worth it na lalaki yun, aba, magtiyaga ka. Kasi nga, mahirap hanapin niya mga ganyan. Tapos pag matagal na talaga, tapos
Alam niyo yung parang MU ba yung tawag? Hindi ko alam. Basta, kung tingin mo gusto ka niya, tapos ikaw gusto mo rin siya, aba, magbigay ka ng mga sinyales sa kanya. Sinyales. Magbigay ka ng mga sinyales para tulungan mo rin siya kahit hindi yung talaga, oh, gusto kita. Hindi naman ganun, pero alam mo yun, magbigay ka ng mga hints. Di ba? Tangina, tapos pag hindi niya nag-gets, paluin mo ng palayok. Yan na, ang bato-bato niya pag ganun. So, yun lang sa video to para sa mga babae itong video to. Pero sa mga kalalakihan, para rin sa atin to, para medyo mas mapadali sa atin to, di ba? Para mas mapadali sa atin yung laro. Laro. Para pag gusto mo siya, tapos napanood niya to, di ba? O magbibigay siya ng sinyales sa'yo. Pero pag hindi ka na talaga tipo, o hindi siya magbibigay ng sinyales, di ba? Alam kong may natutunan ka na ng mga aral galing sa akin. Hindi na mga aral, pero mga tips, hints, mga hacks, mga ganyan. Tapos kaya kung ganun, kung may nakuha kang ganun, huwag mong kalimutang i-like sa baba at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ako nga pala si Dencho at nanonood kayo ng Denial Denjay TV. Isang best lang yung pangalan ko. Babush! Some work and belief, know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can find me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man.